guys, magandang hapon. Welcome po sa channel ko. Sa mga hindi pa nakakakilala po sa akin, ako po si Albert. Pero yung palayaw ko po yung RR po. For today's video guys, siguro marami naman tayo na papanood ng mga mukbang-mukbang challenge. Kaya first time kong subukan tong mukbang. Pero mga pitong klaseng prutas to guys, rich in vitamin C para babawi po yung lakas ko tsaka tataas yung immune system ko, kasi alam nyo naman guys, di ba, kagaling ko lang sa ano, sa COVID, kung carbonara kasi perwisyo talaga sa ano eh, sa buong mundo. By the way guys, sa mga hindi pa po naka bagong pasok pa lang po dito, paki-subscribe na rin po ako, likes, and paki-pindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ano, sa video ko na i-upload. So guys, pitong klaseng prutas to. Binili ko kanina to bago ako umuwi. Sabi ko subukan ko kaya tong ano, magmukbang ng ano, iba't ibang prutas na mayaman sa ano, vitamin C. Kasi kailangan din ng katawan ko to eh. Bumili ako. Pitong klaseng prutas to guys. Ayan. Dito ako sa kwarto ko kasi bawal pa ako lumabas. Pagkagaling ko kanina, nagpa-re-swabbing kasi ako eh. Kaya sabi ko eh, dadaan na lang ako ng ano, sabi ko sa farmers, kasi maraming mga prutas doon, kaso ang mamahal guys, sobra. Wala akong kapera-pera, pero sabi ko kailangan ng katawan ko to eh, kaya may vitamin C naman ako. Dalawang klaseng vitamins ko na tinitake ngayon, pero kailangan talaga yung ano eh. Nagpa-re-swab din ako kanina, sana negative. Pa-pray na lang po ako guys, patulong na lang po ako sa inyo. So guys, umpisahan ko na. Ito, paborito ko itong pruta, pero hindi ko alam kung anong pangalan. Parang lansuni siya na ano, may buto na, may buto din siya pero kulay itim. Yan laging pinapabili ko sa kapatid ko kuminsan. Grapes. Mansanas. Kiat-kiat oh. Pero jackpot ako, matatamis yung ano. Yung prutas na nabili ko guys. Parang hindi ko mauubos to guys eh. Dami. Sobrang tamis guys. Yung grips na to, sobrang tamis. Higit pa. Dito sa kwarto ko guys, walang mga kagamit-gamit. Lagayan na ng damit ko. Isang kama, tsaka isang liquid pad. Pagpabawi ng lakas kasi wala akong masyadong tulog kagabi, hindi ko alam eh. Dito guys, ito talagang pinaka-recommend na ano, na prutas sa paya, na
rich in vitamin C. Kiwi. Kanina sa ospital guys, may nakasabay akong mga bata. Nilalagnat. Tapos, sabi ng mama niya nakakausap ko. Ano ko daw? Sinisipon, tapos inubo. Tapos sinihingal. Kami kawayan daw sila. Sabi ko na eh, bakit naman ano? Nakakalabas po ba yung bata sa banyo? So, sabi niya, naglalaro yan sa labas. Sabi niya yun. Kasi sa amin, sabi niya, parang ano eh, walang pakialam yung ano, yung mga magulang tsaka ano, eh dapat sabi ko lang pakialam yung mga magulang, sabi ko dapat hindi ka na nag ano guys, ang nagpaano pinapabayaan mo yung anak mo na lumabas. Kasi sabi ko kahit nakamas yan, maraming mga bagay na nahawakan yun sa labas. Tapos, hindi niya na malaya na ipahid niya pala sa ilong niya, sa mata niya, sa bibig niya. Yung nahawakan yung bagay, eh, kung hindi rin alam nung humawak niya na meron pala siya. May dadaling anak mo. Sabi ko huwag niyong pabayaan yung anak mo kasi hindi biro kasi yung sakit na COVID. Naranasan ko yun. Yung sa isolation ko, sa isolation pa ako guys. Hindi ko naikwentuhin dun. Yung sa mga video na ginawa ko. First day, second day, third day siguro nang masayos solution ako. Kuminsan nahihirapan ako huminga. Tapos masakit ang dibdib ko. Pero pag nagtatanong yung doktor, sabi nila, nahihirapan ka bang huminga? Hindi ako nagsasabi guys. Kasi natatakot ako eh. Mamaya magsabi ako tapos lilipat pala ako kung saan-saan na ano eh. Confine pa ako. Hindi mas lalong lumala yung pakaramdam ko, diba? Kasi ngayon nagkaroon ako ng idea kasi may mga vlogger na nanood yan, diba guys? Na nagkaroon ng COVID. Pare ni Alex Gonzaga. Kaibang napanood ko na mga lalaki nagkaroon ng COVID. Parang lumala yung pakaramdam nila. Pero hindi sila nagpapadala sa hospital. Unless kung worse na talaga yung nararamdaman niya. I'm back. Meanwhile. Back. Naputol yung video ko guys eh. Bigla akong tinawagan. Tumawag yung supervisor ko.
gabi guys, wala, hindi wala akong masyadong tulog. Hindi ko alam. Alas 12 na ata ako nakatulog. Tapos maaga pa na. Alas 3 pa nga ata, gising na ako. Kaya nung umalis ako kanina, papuntang ano, hospital para magpareswab. Antok na antok ako sa sakyan. Sa bus kanina parang ano eh, parang ilang minutes ata na kasi. Napaidlip ako. Eventually. Grabe guys, hindi ko ba kaya mo ubusin. Kahit matatamis siya pero grabe guys, busog na busog ako. Kasi bago ako nag ano nito, pagtapos ng lunch ko, inanda ako na to. Kaya parang grabe talaga guys. One eternity later. So guys, konti na lang. Pungka na lang. Maraming salamat sa pagpanood guys. Hanggang sa muli. Bye bye.